Kamusta mga ka-Gib? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator! At sa video na to mga friends, pag-uusapan ulit natin ang patungkol sa mga gel blaster. Ayan! So, itong apat lang ang gel blaster na meron ako mga looks. Isang Mickey 47 na Sima brand at itong Jinming M4A1. Itong isa pang Jinming na MP5 at Jinming ulit na AK-74U. So, gaya ng mga nauna kong sinabi sa unang video ko patungkol sa mga gel blasters, mga looks. Ang bala nga pala ng gel blaster ay itong gel ball. Ayan. Ito nga pala siya mga looks. Ayan. Kapag hindi pa natin nilagay sa tubig at papatuloyin siya ng nasa 3 to 4 hours mga looks para maging ganito na siya kalaki. Ayan. So, nasa 7 to 8 millimeters ang laki na gel ball mga lods. So, most common na tinatanong sa akin, pwede nga bang palahan ng 6 millimeter na BBs ang mga gel blaster? Ayan. Ang sagot ko yan mga lods is, hindi siya pwedeng palahan ng 6 millimeter na BBs. Tulad na ito. Ayan. Napakaliit lang ilang mga lods. Kumpara sa laki nitong ano, gel balls. Ayan o. Kaya, magkaka-problema yung ano pagtira sa gel blaster kapag binalahan natin ng 6mm na BBs. At isa pang common na tinatanong sa akin mga loads, kung pwede bang i-convert sa airsoft itong mga gel blaster. So, ang sagot ko niyan mga loads is pwedeng-pwede siya. For example, ito yung i-convert natin, M4A1. Mga parts na i-convert sa kanila mga loads is syempre ang kanyang barrel, ayan, nag-a-adapt lang kasi ito ng 8mm na gel ball. At syempre, ang kanya ding ano, magazine, barrel ng kanyang magazine, at yung ibang parts niya dito sa magazine, ayan. At yung kanyang tipis din dito mga lods, yung chamber na dadaanan ng gel ball or BBs, ayan. At pati na rin yung kanyang nozzle sa air pump cylinder niya mga lods, kailangan din yung i-upgrade or i-convert para mag-adapt na sila ng 6mm na BBs. Ayan. Anyways, meron din naman mga video sa YouTube mga loods na napapakita kung paano i-convert ang gel blaster into airsoft. Ayan. So, research na lang kayo mga loods. At isa pang katanungan, mabigat nga ba ang gel blaster? Oo mga loods, may kabigatan ng mga gel blaster. Ito nga yung pinakamabigat dito eh. Ayan. Kasi meron din silang metal parts mga loods. Tulad na lang nito, Sima AK-47 na ang kanyang outer barrel, trigger, at itong sling, ayan, galagyan ng sling, dito rin, at ibang parts pa niya sa gearbox ay gawa sa metal mga loads. At syempre, gawa din sila sa nylon plastic. Alam niyo naman ang nylon plastic mga loads, matibay yun. Yun nga ang ginagamit sa pangbingwit ng mga isda. Kaya hindi sila madaling mapuputol. Kaya, may kabigatan ang mga gel blaster. So, ang pinakamabigat is itong AK-47. Para sa akin, pangalawa naman to, AK-74U Jinming. Pangatlo is itong Jinming M4A1. ABS at nylon plastic kasi ang built nito mga lods. At ang pinakamagaan is syempre itong Jinming MP5. Ayan. Next na katanungan, nagra rapid fire ba ang mga gel blaster at nag sisimi auto ba? Yes mga lods, syempre gel blaster nga at rifle kaya nagra rapid fire. So, itong AK-74 na Sima mga loads is meron siyang ano, semi-auto. Ayan. At meron din siyang full auto. At meron din siyang mag-priming mga loads. Ang ginagawa ng magazine priming mga loads is inaangat na yung mga gel ball dito sa chamber. Ayan. Para kapag ipupull na natin yung trigger, is lalabas kagad yung mga gel ball. Ayan. Itong M4A1 Jinming naman mga lods, meron lang siyang full auto. Ayan. Safety. Siyang safety, gaya nung AK-74. At syempre, full auto. Ayan. Ayan. Ito lang siya mga lods. At wala itong magazine priming. So, kapag nilagay natin yung gel ball dito sa kanyang magazine, ipuputok muna natin siya ng mga ilang beses para umangat na yung mga gel ball sa chamber niya dito mga loods. At gumagana din nga palang kanyang dust cover dito sa labasan ng bullet shell casing. Ayan. Ayan. Para siyang tulay mga loods. At
itong Jinming MP5. Meron lang din siyang full auto. At meron din siyang magazine priming. Ayan. Ubus na yung bala. Itong AK-74U, meron din siyang full auto at semi-auto. So, semi. Ayan. At full auto. Ayan. At wala nga lang siyang magazine priming. Kaya, puputok muna siya para aangat yung mga gel ball. Ayan. Meron din siyang safety. So, sa mga halagang 3K to 5K, makakabili ka na ng high quality na gel blaster ng mga lods. Ganun ka mura ang gel blaster. In fact, itong ganito karaming gel ball, mga nasa 40,000 pieces estimated, is nasa 200 to 300 pesos lang. Napakarami na dun mga lods. Ito nga, oh, hindi nga siya madaling ubusin. Malulubat na lang yung battery mo mga lods, hindi mo pa maubos to. Grabe. At isa pang katanungan, upgradable nga ba mga gel blaster? Yes, mga lods, upgradable ang mga gel blaster. Na-upgrade din ninyo ang kanilang gearbox, pero hindi nga lang pang airsoft na mga gears or parts ang ilalagay natin sa gearbox ng mga gel blaster. Pang gel blaster na upgrade is pang gel blaster lang talaga. Pang airsoft is pang airsoft. Except na lang sa mga modification, yung mga scope, foregrip, laser, flashlight, pwede din naman gamitin sa mga gel blaster mga lods. Kakabit lang kasi sila sa mga rails at sa iba pang body parts. Pero sa mga internal parts, dapat pang gel blaster lang. At usapang FPS naman mga lods. So, gaano ba kalakas ang mga gel blaster? So, ang normal na FPS talaga ng mga rifle branded na gel blaster is nag-range sa 200 to 250 above FPS mga lods. So, kapag i-update natin sila, aabot pa ito ng mga 300. Ayan, napakalakas mo ng 300 mga lods. Lakas na nga yung 250. Ayan o. Pag i-upgrade din natin yung battery nito mga lods, bibilis yung kanyang rate of fire mga lods. Pag lagyan natin siya ng 11.4 na volt battery. So itong AK-47 mga lods, at itong M4A1 nasa 250 PS din mga lods. AK-74 nasa 200 PS din above. Habang itong Jinming MP5, I think nasa 200 PS din itong mga lods, or below. Mukhang magkaparehas lang kasi sila ng gearbox nitong M4A1 eh. So sa build quality naman mga lods, nagtatagal nga ba ang mga branded na gel blaster? Para sa akin mga lods, nagtatagal sila. Eto mga ilang buwan na nga ito sa akin at wala pa akong naranasang problema sa kanyang internal parts. Gumagana pa ang lahat ng parts nito mga lods. Etong M4A1 naman, matagal na din ito sa akin mga lods. I think magwa 1 year na ata ito, or 1 year na siguro. Wala pa akong nararamdamang problema sa kanya. Mabilis pa rin ang kanyang rate of fire. Etong Jinming MP5, nagka-problema ang kanyang magazine priming. Naputol yung wire. Pero, naayos ko naman. At etong Jinming AK-74, matagal na ito sa akin pero wala pang internal parts ang nasira. Ngunit, etong parts lang yan sa magazine, eto, nasira. Ayan. So, nasira to dito mga lods. Ayan. Dahil yan sa paglagay dito sa kanyang magazine. Well, ayan. Nasagi kasi siya mga lods na ganyan. No? Ayan. Pag naganyan kasi siya mga lods, nababali siya. Kaya dahan-dahan lang sa paglagay din. At ingat-ingat din. Dapat ganito talaga paglagay. Hindi pa ganito. Ganyan. Ayan. Same din sa Jinming M4A1 mga lods. Nabali din. Nabali. Ayan. Tanggal. So natanggal siya mga lods kasi na ganito din siya eh. Ayan. Hindi siya maayos pagkasirado. Dapat maayos talaga pagkasirado. Dahan-dahan lang. So, saan ba makakabili ng mga high quality ng gel blaster? Ilalagay ko na lang sa description box ang link. At eto nga pala ang trusted store ko mga lods. Ang Gel Blaster Republic. Ayan. Shoutout sa inyo, Gel Blaster Republic. So, gaano nga baka layo ang naabot ng gel blaster mga lods? Lahat ng meron ako dito mga lods ay nagre-range sa 20 to 25 meters. Pag malayo na doon, medyo nag-curve na ng sobra yung kanilang bawat tira. So para sa akin, maganda ang mga gel blaster as an alternative sa airsoft for CQB na scenario mga lods. Close quarter battle. Ayan. Ito nga pala ang video ng pag-test firing ko sa kanila.
So that's it for this video mga lods. Kung nagustuhan niyo itong video na to at kung meron kayong natutunan, please leave this video a like at comment down below mga lods kung ano pa nang gusto niyo mga malaman sa mga gel blaster at kung meron kayong mga suggestion. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe at i-click mo yung notification bell para magustuhan ka sa susunod pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.